Okay, welcome back mga boss. At ito may gagawin tayong ace. Mura na, quality pa. Ayan, isa yang ace na C83. Ayan, C83. Kapag tinitingnan ko to kanina, kasi nakarang araw pa to, ngayon ko lang titingnan, na-realize ko na halos hawig na hawig pala siya ng ace na LX20. Tinitingnan ko yung mga pyesa, sabi ko baka kasi C83 to, baka may nagbago sa ano niya, sa design niya dito. Parehas lang naman sa LX20 yung board na to. Lahat ng pyesa, pati capacitor nga, sabi ko baka sa capacitor mas mataas na yung voltage. Parehas lang din, 10,063 na apat. Siguro mga boss, ang nagkaiba lang dito sa ace na LX20 at saka sa ace na C83, baka itong supply. Ano ba supply nito? Hindi, nakalimutan ko na yung supply ng LX20. Ang pinaka main supply kasi niya nito 68068. Hindi ko lang alam sa ano ha, sa LX20 kung ilang ano. Ulitin ko lang pag may na-repair uli ako. Ang problema nito, mga boss. Ang problema nito. Nakadalawang fuse yung may-ari, yung fuse dito. Nakadalawang fuse, 10 ampere pa naman putok. Una, pumutok muna, nawalan daw ng power, pumutok. Tapos bumili siya ng fuse. Kinabitan niya muna kasi dalawang fuse ang binili niya. Kinabitan niya, pumutok uli, inulit niya pa. Pumutok uli. Ang ginawa ko naman sa unang ano, sa partial na check up ko, wala pa ako gano'ng nakitang shorted. Okay naman yung fuse, pinadaan ko ng test bulb. Ang test bulb ko naman mga boss ang bumigay. Hanggang sa dinoble check ko na nga, ito na nangyari. Ayan. Ano ba? Ayan. May shorted na pala, kasi ang kiti ko, collector emitter lang. So hindi nagbabase sa collector emitter. Ayan o. Ay, base na rin pala. Ayan, shorted na rin pala, ayan o. Kanina hindi ata na gano'y. Ayan, halos wala pa. So, yung nag-short pala nito, collector at saka base. So, nangyari dito, pumuputok yung fuse. Hinang ko muna isa-isa. Nung hinang ko na mismo yung supply dito ng transformer, hindi na pumutok yung fuse. Kaya lang, ang kinabit ko, yung test bulb kong pumutok kasi binalik ko yung supply. Kaya ang ginawa ko, tinister ko na lang, tinister ko yung isa-isa na detect natin na may problema tong isang channel. Nga pala mga boss, ginawa ko na to last year nung halos 6 months pa lang to sa may-ari. Mga isang taon na nakalipas, ginawa ko na to. Yun yung kabila naman. Ang nangyari ng kabila, itong dalawang NTC, biyak yan. Biyak yan yung dalawang NTC. Tapos, yung dalawa ata niyan o isa ang biyak sira. Pero yung resistor na yan sigurado nagpalit tayo dyan. Tingnan mo yung pinili ko. Dalawa kasi oh, doon sa kabila ganun din oh. Dalawa yung naikabit natin na pyesa dyan. Tinanong ko yung may-ari, ano bang kinagamit mo nitong speaker? Sabi niya DB Audio. Sabi ko yung nasira ba to ng una, yun pa rin ang gamit mo, DB Audio. Oo daw sabi niya. Tapos ngayon sabi ko na nasi back TV audio pa yun yung ginagamit mo. Sabi niya, yun pa rin daw. Ang iniisip ko dito mga boss, baka mamaya magawa natin to. Tapos masibak uli. Ibig sabihin may problema speaker niya o sa wiring niya. Pero gawin muna natin. Ang mahalaga, mapagada natin to kasi ihahabol ata sa December. So kalasing ko muna to, tapos kikin natin isa-isa. Bago pala tayo mga boss magano, nasibak tong ano ko ha. Eh, bumili uli ako ng panibagong bulb kasi nasibak yung bulb ko ito. Ito yung pinagpalitan natin na bulb. Bumili ako ng 100 watts yan. Ayan. So, spundido na. Nadali. Sana hindi bumigay yung bulb ko uli. Bali mga boss, ang gagawin pala muna natin ay ano, nakahang na yung supply nito para wala na tayong isipin. Tingnan natin kung ano, kung wala na problema. Pag naspundi ulit itong bulb ko, malamang may problema pa to. Pero pag nag-power na siya, nag-switch na yung relay, malamang wala na tayong iisipin doon sa kabilang channel. Iuna natin, sana hindi mapundi. Yan, umilaw, ayun, nawala. Nag-switch yung relay, ayun, nawala naman yung putik, ilaw na yung active. So, okay, malaki yung chances na wala na tayong iisipin, dito na tayo mag-focus mga boss.
Okay mga boss, so na-check na natin. Ibali itong 6, 3-3, 3 A, 3 C. Okay naman, so nakakuha tayo ng 2 sira. At yung 2 sira na po yan ay dito sa dulo na to. So dulo-dulo yung nasira, katulad din dun sa ano, sa kabilang channel. Parang parehas ata sila ng sinayo. So ayan, ibasa natin mga boss. Ayan, shorted na siya. Balik ka rin natin. Yan. Yung kabila naman. Yan. Itong 2 resistor naman na emitter ay open na. So, open na siya mga boss. Nakakuha tayo ng 2 shorted. Nakapagtataka dito sa CA3. Pag may shorted, matik putok agad yung fuse. O kaya yung NTC sa base sa experience ko. Samantala sa ano... sa LX20 nagkakandasunugan na yung mga pyesa, hindi man lang pumuputok yung fuse. Dito abilis pumutok ng fuse. At base naman dito sa board nya, board na board to ng ano, board talaga to ng LX20. Parehas na mamingay naman eh, parehas na parehas. Tiningnan ko yung mga number ng pyesa, lahat parehas mga boss. At ito naman pala ay wala naman ako nakitang may sunog o may ano. Susukatan natin to ng bias. Ingay ng motor. Susukatan natin to ng bias para ano, para malaman natin kung good na siya. Nga pala yung nagtatanong na may napanood daw silang video, hindi ko alam kung kaninong video 'yon. Naka-on daw yung amplifier tapos pinihit yung DC offset trimmer. So ito po 'yun, yung DC offset. Ito kasi sa bias. So wag niyo pong hindi naman po sa nang ano ha. Huwag niyo pong gagayahin 'yun na basta-basta lang kayo lima. Napanood niyo pinihit niya habang naka-on yung amplifier. Huwag niyo pong gagayahin 'yun, delikado po 'yan. May tamang proseso 'yan sa ano. Ito po ay wala pong ano kasi sabi nila inop daw yung ano. Kung inop daw yung ano, yung DC out ba 'yon? So trimmer po to para makalibrate niyo yung ano, lumalabas na DC voltage out dito sa speaker para mapababa nyo. So walang off dyan, kailangan ipihit nyo lang talaga yan. At saka yung connection po nyan, yung 3 paa yan, isa, 2, 3. Kung titingnan nyo yan, oh, yan, yung 2 paa magkasama na, tapos yung isa kunting adjustment lang talaga yan para sa bias. Pero mas maganda kung hindi naman kayo tick at may proper po na ano dyan, ha, pagsukat ng bias, ng ano bias, ano ba yung bias, sinasabi ito yung bias sa DC offset. Kailangan may nakaabang kayo na tester para masukat nyo din dito sa ano. So hindi po basta-basta yan, huwag nyong gagayahin ha. Lalo na kung hindi pa naman kayo technician talaga. Minsan, ang problema daw kasi nung ginagawa, nagpo-protect. Nagawa naman daw na natanggal yung protect. Ibig sabihin, nagluloko naman talaga minsan yung trimmer na yan. Pero mas maganda siguro kung ano, palitan na lang kaysa pihitin. Kung ano, magbabalik at babalik pa rin po ang sira niyan. So remedyo lang yung ginawa siguro ng nagbablog o ano, hindi ko lang alam. Basta wag kayo basta-basta magpipihit ng ano, delikado po. So sukatan muna natin to ng bias at saka DC out kung okay na. I-prepare ko lang, tanggalin ko muna tong aluminum. Pag wala na, kabit na natin to mga ano, pyesa na dati at saka yung bago, magkabit tayong 2 pa. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, ayan, pinatong muna natin. So sukatan natin to ng bias at isa-isahin natin mga boss. Bali nakadaan ulit ng test valve, iyon ko ng test valve. Ayun. Try natin. So ay, nagulat ako sa ano, sarili. Okay, 0.3. 0.3. 0.3, okay, sa taas. 0.3 din. Yung kamay ko kasi mga boss, no. 0.3 ngayon. Sana ba tayo magta-tap dito? Check natin yung DC out niyan. Sana ba ito? Okay, mababang mababa mga boss, okay. Okay. Ayos. So anong gagawin natin diyan? Magkabit na tayo ng power transistor at sana effective. Patayin ko muna.
Yan mga boss, nagkabit na tayo ng transistor. Ito yung bago natin sa mga dulo, sa kabila din. Moment of truth, sana hindi siya hindi bumigay yung test valve ko. Pag namatay yung ilaw, ibig sabihin maganda yung pa-calibrate niya. Try natin yun. Kinakabahan tayo mga boss, baka mamaya. Tika lang, 1, 2, 3, go! Hop! Yun! Ayun! Shout out! Pauwi na ng Romblon! Tika lang na yan. So, ayan mga boss, umanda na. Tika lang, may gagawin kami. Ano yan, oy? Box? Ano, bubutasan natin? O, sige. Saglit lang mga boss, at doon muna tayo. So, ayan mga boss, naka-ready na yung mixer natin. At saka yung amplifier, may speaker na rin. Ayan. Power on na lang natin. Ayan. Antayin natin mag-switch. Ilagay ko muna. Ayan, gumagana na. Okay, yan. Okay na, patayin ko muna tapos ilipat ko sa channel B. So lipat natin sa channel B. Yan, tapos yung speaker lipat natin. Yan. Okay, on ulit. Okay. Ayos naman mga boss, at napagana na natin, gumagana yung channel B, yung channel A na may problema, okay na. Buti na lang, dalawang transistor lang yung nasibak at tawag dito. Hindi ko lang alam kung sa speaker ang problema o kaya doon sa pusa lang siya nasira. Kasi yung isa ganun din na nangyari sa una, kaya lang nung una kasama yung dalawang NTC. Hindi pumutok ang fuse dito naman sa kabila, nag-short din dalawang transistor. Pumutok yung fuse, yung NTC na kinabit namin dati, hindi naman bumigay. So, tika lang, ilipat ko ulit sa A. Ilipat tayo sa A. Yan, A ulit tayo. Power on. Okay. Okay na siguro to, at hanggang dito lang yung vlog natin dito sa C8. Ano bang natuklasan natin dito? Nalaman natin na yung board pala ng C8, halos yung laman ng C8 na ACE ay same na same sa LX20. Ang baka nagkaiba lang sila sa transformer siguro mga boss.